Kagad tinupad ng engkanto ang pangako niyang hindi na gagambalain ang maghipag. Hello again guys, welcome sa aking channel, ang Tito Manong TV. This is Tito Manong, and sa video natin ngayon, magre-react tayo sa classic na MGB Magandang Gabi Bayan na Halloween Special. Kung batang 90s ka, alam mo to, yung November 1 and 2, inaabangan nyo to or natin. Tapos grupo tayo manunood at magtatakutan. Pero sa ngayon, kulang mag-isa. So subukan natin kung makasurvive tayo. 49 minutes to, pero ikakat ko lang ang video para hindi tayo umabot ng 49 minutes. Let's start the video! Kayo ba'y naniniwala may engkantong itim, tung puti? At may nabubuhay na nilalang na kalahati engkanto at ang kalahati tao? Sino ang mahiwagang white lady na nagpapakita sa Luwakan Road sa Baguio City? Ano ang mensahe at kahilingan ng mga kaluluwang nalibing ng buhay sa isang gusaling... By the way, time check, it's 2:54 ng madaling araw. Kita niyo ba 2:54? Ay, napatay. Pangtanghalan. Iconic talaga. Magandang gabi, bayan. Magandang umaga. Ngayong gabi, samahan niyo kami sa ating paglalakbay sa daigdig ng mga kaluluwa, multo at engkanto sa Dako Paroon. Marami nang nagpasalin-salin na kwento tungkol sa engkanto ang ating mga ninuno, at maaring ang iba sa atin ay hindi naniniwala at nagpapalagay na katang-isip lamang ito. Subalit, batayan nga ba ang makabagong panahon para masabi nating hindi na nga umiiral o nabubuhay ang mga engkanto? Matagal na nating kinatatakutan ang puno ng balete dahilan sa impresyong dito karaniwang pinaniniwala ang nakatira ang mga engkanto. Mapaputing engkanto man ito o kaya mapaitim na engkanto. Kaya nga't minsan sa ating paglalakad ay nagpapasintabi tayo sa tapat ng hinihinala nating dako ng engkanto sa pangambang magalit ito sa ating ginagawang pang-abala sa tapat ng kanilang tahanan. Kamakailan lamang ay may pangyayaring hindi malilimutan ng mga taga-Pola Oriental Mindoro dahilan sa maghipag na sina Jeneline at Mona Castillo na pinaniniwala ang pinaglalaruan ng engkanto. Ikasyam ng Agosto, dito sa kagubatan ng Agwata, sa bayan ng Pola, naglalakad ang maghipag para manguha ng santol na di namang kalayuan sa kanilang tahanan. Ipagdating ko namin sa puno ng santol, walang bunga. Nagbalik na ho kami. Pagbalik ko namin, nakita niya yung punong balite. Ang sabi niya... Nadaanan niyo, parang nadaanan siya pagbalik niyo. Ang sabi niya, ang pandak naman ng balite. Sumagot naman ako, kagaya mo. Ang sabi ko, tapos nagtawanan ho kami. Aminado naman ang ipag nitong si Mona na pinatupan niya ang pinakabatang puno ng balete na tinatayang may edad na mahigit sa 30 taon sa gubat ng Agwada. At pag-uwi sa kanilang bahay, iba na ang kinikilos at sinasabi ni Mona sa kanyang hipag. Sabi niya sa akin, kailang ka lamang gano'n siya ng gayon. Inaisip ko naman, anong kailan lamang, hindi ko naman na siya naging kaaway. Tapos pagtitingin ko sa kanya, tinititigan niya ako ng masama. Hindi, sabi ko, hindi ko na lang siya tinitingnan. Pero wala ka pang naisip na galit sa iyo, ano? Wala ho. Basta hindi mo na lang tinignan. Hindi ko na lang ako tinignan dahil ang sama ko ng tingin niya. Nang tanungin namin si Mona Lisa tungkol dito, ay sinabi niyang wala siyang matandaan sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. At kinagabihan, no ikasyam ng Agosto, sa hindi may paliwanag na pangyari, bigla na lamang nakita ni Jeneline ang isang napakalaking kalabaw sa lugar na ito na kusina ng dating bahay ng kanyang hipag na si Mona. At sa kanyang gulat,
ay bigla siyang humingi ng tulong kay Mona. Ang ginawa naman ni Mona ay biglang tumakbo sa kamay bintana. At sa pagkakataong yun ay upang humingi din ng tulong. Sa kanyang pagtakbo sa may bintana, ay bumulaga naman sa kanya ang isang napakapangit na lalaki. Mataas, may sungay, at maitim, at punong-puno ng balahibo ang kanyang katawan. At doon na nawala ng malay ang maghipag. Kinabukasan din, sa tindi ng takot, pinagiba nila ang dating bahay na ito. Palipas ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng itim na engkanto. Smile, kuya. Kapansin-pansin ang kakaibang lakas at bigat ng mga ito na kinakailangang pangbuhatin at pigilin ng anim na kalalakihan. Isa sa mga nagpapatunay nito ay ang retired public school teacher na si Mrs. Noni Jimenez. Actual to or... Pagkatapos, inihiga sa isang tupa. Yung isa inihiga sa isang lamesa. At there, parang mother, oh. Nag-i-struggle parang sila. Teacher. Parang may humihila, parang may nanalakit, parang may nangyayari sa kanila. Sinisigaw daw? Nasigaw. Anong sinisigaw? Ang sigaw nilang isa doon, yung Mona, sabi, huwag mo akong kurutin! Huwag mo akong kurutin! Huwag mo akong dagukan! Huwag mo akong dagukan! Parang sinasaka? Oo. Uh-huh. Yun namang isa, sabi, ay huwag mong kinain ang pako, ang buhok ko, aray ko, sakit, aray! Gayon. At pinatunayan din ng healer na si Uncle Sales. Sinasaktan sila eh. Sinasakal sila nun. Yung kasal ko yung galawang pagano'n. Okay, before tayo mag-continue, may mga cases talaga na nagkakaroon na parang sinasapian. Pero habang nag-aaral ako or nagre-review para sa board exam, may na-mention yung ano namin, instructor na ang tawag daw doon parang balismus or flailing of limbs and paa and kamay. Tapos, hindi ko lang alam sa mental capacity ng taong may balismus kung parang ba talagang sinasapian. Tapos, yung kanilang vocal cords naninigas. So, kung magsalita sila, para silang lalaki, kung babae man sila. Okay? Para hindi matakot ako. So, binibigyan ko ng parang logical explanation yung mga ganitong pangyayari. But, I'm not saying na mali yung sinasabi nila. Kasi meron naman talagang pangyayari na legit na hindi ko lang alam kung saan or ano. Pero, kung scientifically, yun yung pwedeng mangyari. Pwede din epilepsy at saka yung iba pang mga mental illness na nangyayari sa kanila. Okay, continue. Waras ang iba naman ay iba. Ang iba, pag tinirik ang mata, that is evil. Hindi mo kaya mag-isa lang yun eh. Mga walo ang pumipigil ng kahit babae. Sumisigaw ho siya. Oh, ano yung sinisigaw niya? Ang sinisigaw ho niya ay... Darna! Huwag mo akong sakalin. Huwag mo akong sakalin. Ang ginagawa ko, hinawakan ko yung leeg. Nawawala. Tapos, sumisigaw pa ho siya ng ano... Huwag mo akong igapos ang mga paa ko. Hindi ang ginagawa ko, hinahapos yung paa, ganyan, nawawala. Pag binit ako, tatakbo. Tatakbo. Yun nga ang isa, nakahulagpos, okay. Tatalon sa bintana. Hindi ito rin. Ay, ang sabi nila, huwag patatakbohin at yun ay pupunta dun sa Malete. Yes, mo, nakikita mo ba sila? Hindi ko na matandaan eh, pero ang nakikita ko sa kanila, mga pangat, tsaka ang lalayo. Pangit na malayong, parang malayong distansya siya. Mm-hmm. Pangit parang talaga. Hindi ko maano dahil basta may nakikita ako, parang anino lang ako ng tao. Pero hindi ko makita ang mga mukha nila, hindi ko makakuan kung anong hitsura mismo nila. Ay, ang amoy? Hindi ba naamoy? Kaiba ang amoy. Anong klase amoy? Basta parang wala akong apagkunan ng amoy na akong aparesan. Ibig sabihin eh, talaga napakabaho na. Oo, ang sama ho. Talaga nakakaliyo ho ang amoy. Subalit, mas malakas ang dating ng engkak sa katauhan ni Mona na naalala pa niya ang minsan ay nakausap pa niya ito at nagpakilala sa kanya. Shhh. Ako si Satur. Satur? Ako ang hari nila. Gusto ko itang maging asawa. Gusto ko itang maging reyna ng aming paharian. Yun ang pagpakilala. Ano sabi mo? Sabi, ayoko sa iyo, ayoko sa iyo. Sabi, hindi maaari. Akin ka matagal na, sabi niyang. Ayon sa mga healers na si Mar at si Uncle,
nalalaman nila kaagad kung ito ay masamang engkanto at kung ano ang gustong mangyari sa kanilang nabiktimang tagalupa. Pagka minsan naman pagka yung naabutan ko, nasa loob na ng katawan, nakasapi na. Oh. Sabi sa akin, andiyan ka na naman. Sino nagsasalita doon? Hindi, si Mona Lisa na naman. Sorry kung nakatawa ako ha, pero parang inaalim ko na yung sarili ko. Lumayo ka. Kalabang ka namin. Sabi ko. Sa bibig naman na Lisa lumalabas yun. Oo. Uh-huh. Hindi siya nasagot ko naman, sabi ko. Umalis ka na. Dahil hindi mo kami kaya. Umalis ba? Umalis ho. Pagkatapos kong ginamot yung dalawa, pumayag naman. Basta ang sinabi sa akin, huwag nang uulitin at hindi na siya magpapatawad ulit. Ang kaparusahan lang sa kanila, yun, talagang papatayin sila eh. Mm-hmm. Dalang tama naman eh, medyo may danyos dito eh, ng bato. Ng bato, oo. Eh talagang papatayin si Mona Lisa. Basta lang ang pangako ron, huwag ibabalik si Mona Lisa ron. Ayaw niyang makita si Mona Lisa? Huwag. Ngunit, hindi kaagad tinupad ng engkanto ang pangako niyang hindi na gagambalain. Andiyan na. Maghipag, ang reenactment. Si Mona. Bumalik uli siya, eh bumalik at bumalik. Hindi kami ang nagharap-harap. Kinakausap ko sila na payagan nilang mawala si Mona Lisa. Yun ang sinabi. Parang gusto ko nang mag-stop. Sabihin mo na ang lahat ng pinagbawal mo, sundin niya. Sinundin naman niya yun. Kung nagdadasal agad, pag nakikita ko siya, nagdadasal agad ako. Tapos pag ako nagdadasal, umaalis na po siya. Basta ang sinasabi niya, babalik ako. Ganito rin kaya ang nangyari kay Jose Jose, na pagkalipas ng ilang linggo, ay siya naman ang napaglaruan ng itim na engkanto ng punong balitering yun ng Agwada. Bago namin siya interviewin sa tapat ng bahay na kanyang pinagkakitaan ng malaking tao, ay kapansin-pansin na ang pagtirik ng kanyang mga mata na animoy may nakikita. Ilang sandali pa ay bigla na lamang itong bumagsak sa aming tapat. Whoa. Nahimasmasan lamang si Josie sa pamagitan ng pray over ni Sister Lolit, isa ding healer. Ayon kay Josie, may nagpakita pa sa kanya bago niya makita ang maliliit na tao. Nung gabi yan, ako yung nabata, din nakita kong matanda. Nandun sa may pinto, may tungkot siya, nakatingin siya sa akin. Natuloy na nakatingin din ako sa kanya. Puti ang buhok niya eh, tapos yung balbas sarado. Tapos yung hanggang dito ang ano niya, balbas, may tungkot. Hindi na siya nakatulog ng gabing yon at kinabukasan, magdadapit hapon, sa hindi niya may paliwanag na pangyari, ay parang hinihila siya ng kanyang mga paa sa kagubatan ng Agwada. Hindi niya malaman kung ano ang nangyari sa kanya doon hanggang sa bumalik siya at habang pauwi ng bandang 6:00 na ng hapon, ay bigla itong natumba sa bahay na kalapit. Nung siya'y magmulat uli, sabi niya may mga maliliit na tao doon sa bintana, tumuro siya. Tapos tuntugtog ng orasyon, ay siya'y nagmulat at biglang humiyaw ng nandiyan ah. Tinanong ko siya kung saan sila nakatira. Yung si Josie ang kinakausap ko, pero pikit siya eh. Sumasagot siya na doon daw sa malayo. Tinanong ko ulit, saan yung malayo? Doon daw sa puno. Kaya't nagkaisa ng konklusyon ng mga taga-Pola na ang nangyayaring yun ay dahil din sa punong palete sa Agwada. Sa palagay ko isa yan sapagkat yung pangyayari kina Mona at saka dito kay Josie ay halos pareho. Si Mona sinasabunutan, kinukurot din, at ito naman si Josie, sinasampal pa at niyaya-yaya siya. Iniwan ng grupo ng magandang gabibayan ang masukal na baybay. Kasama na ang bumalot na hiwaga sa puno ng balete sa Agwada, Pola, Oriental Mindoro. Okay, hanggang doon lang muna sa segment na yun. Hindi ko lang tatapusin kasi medyo ano na. I'm not saying na natatakot ako, pero parang yun na. Okay, so
May i-share lang akong konti about sa yung paglukot ng Encanto. Sa isang video ko, may ginawa akong video about urban legend. Yung instances na yung mga dalaga is kinukuha ng Encanto tapos dinadala sa kanilang kaharian. Pero yun pala nagmula pala yon sa anong tawag dito sa ginagawa di umano ng mga praile sa mga dalagang Pilipina noon. Kinikidnap nila and then hindi ko lang alam kung pinagsasamantalahan ba or ano, tapos inuuwis din sa kanila. So ang Encanto doon is yung mga praile, kasi yung pagka-depict ng mga Encanto, mapuputi, matatangos ang ilong, tapos matatangkad, which is yung mga Spaniards na nag-colonize sa atin noon. Doon nagsimula yung ano, yung tinatawag nating urban legend about sa Encanto. Pero I'm not saying na hindi sila nagsasabi ng totoo, kasi story nila yon. I'm stating that yung mga urban legend noon, may mga pinanggalingan na pangyayari noon. Tama ba? Okay? So, kung nagustuhan yung mga ganitong content, mag-react sa mga ganitong video, comment lang kayo sa baba. Like, share, and subscribe kung bago pa lang kayo sa channel ko. And, see you in my next content. Bye-bye! Ah!